day mga PA, support to this video. Ito, oras natin 4:30 ng umaga. So excited na ako para sa araw na to dahil ito ang araw ng loading basketing para sa aming final lap. So ito yung mga breeder muna yung aking chinecheck. So madalas gantong oras talaga ako nag-aasikaso ng aking mga breeder regarding sa paglilinis at paghahanda ng kanilang mga pagkain. So datako tayo sa ating flyers loop. Bubuksan natin yung aming gate para ma-double check ang kalagayan ni Mina to. So eto na. Medyo may kadiliman pa nga. Actually madilim pa talaga dahil madaling araw yan mga kalapatid. At eto, binuksan ko na rin ang aking flyers loop at papakita ko na rin sa inyo ang kabuuan ng detalye, lahat ng gagawin natin para sa ating final lap preparation. So ito, skip na tayo bahagya. 6:35 AM oras ng aking paglinis. Tapos na ako maghatid sa mga anak ko sa eskwela. Kaya ito, sa flyers loop naman tayo maglilinis. Ito, dala ko yung lagay na dumi, pangkayod na dalawa, tsaka yung malinis na tubig na hinaluan natin ng pandisinfect at basahan. So ito na mga kalapatid, yung actual na itsura ng ating flyers loop. Ayan, so yung mga kalapatid natin. So pansamantala wala dyan si Mina to tsaka si Miss Puyo dahil nagpunta sila sa pinaka aviary natin agad. Hindi natin nasarado yung aviary. Ayan, so yung pups nila sa kaliwa yung kay Miss Puyo, tas sa kanan naman yung kay Mina to. So mga gandang indikasyon na okay naman yung kanilang mga kondisyon regarding sa dumi. So mamaya titingnan ko rin yung pinaka appearance ng mga pakpak ni Mina to. So nandito nga sa ibabaw yung dalawa. Ayan, si Miss Puyo tsaka si Mina to. Hinayaan ko na lang sila para hindi sila ma-stress. A few moments later. So nakapaglinis na nga ako bahagya sa flyers loop. So ito yung condition. So pagkatapos kong tanggalin yung mga dumi, pinunasan natin. At ito, i-double check ko na rin yung pups ng mga Team Summer at Team North. Ayan, at maganda. At okay na okay ang kanilang mga dumi. Tama po ba yun? At itutuloy-tuloy ko na nga ang paglinis. So tapos na ako dun sa mga perch, kaya yung flooring naman ang kakaskasin natin. So utay-utay, dahan-dahan na kinakaskas ko. So itong paglilinis ay araw-araw kong ginagawa tuwing umaga. Hindi pumapali ang aking linis sa flyers loop, no, para maiwasan nga yung kanilang mga possible na maging sakit na pwedeng maibigay na kanilang mga dumi. Ayan. Para iwas langaw na din, tapos amoy. So kung mapapansin nyo, ayan, nagpupunas na ako ng flooring. Kasi pagtapos natin tanggalin yung dumi, yung basahan na meron pandisinfect, yun naman ang aking pinupunas. Ayan. So kabilang side naman, nagkadkad ulit ako ng mga dumi ng ibon pagtapos siya magpupunas. So para malaman nyo ang buong detalye ng pinakagagawin natin, mas maigi na panoorin nyo ito ng buo at huwag kayong mag-i-skip para malaman nyo yung step by step na gagawin natin preparation para sa final lap. So ito medyo madungis nga lang yung mga ano, sinausawan ko na yan dahil maghuhugas naman ako ng kamay pagtapos. So ito yung pinaka halos huling party na ng paglilinis ko nga dito sa loob ng flyers loop. Ayan. So pinunasan ko ulit ng pangalawang beses yung mga perch nila. So everyday natin ginagawa yan para masigurado natin na magandang kalusugan ng ating mga ibon. So eto sila, nandiyan sila sa may aviary pa rin, ayaw nila pumasok kasi nga nandiyan ako sa loob, medyo naiilang sila. Pero iba naman dyan kung saan pumapasok kahit nasa loob pa ako. So eto, halos tapos na tayo, bebelo na ako pa atras. Tapos yung kabilang part naman na kailangan kong punasan na tinatapakan ko kanina, eh yun naman ang aking pupunasan para masiguradong malinis at wala ng mga bakterya. So eto na. So halos patapos na tayo maglinis, lahat ng mga kailangan natin gawin ngayong umaga eh tatapusin natin. 75 years later. Siyempre pagtapos sa loob ng ating flyers loop, etong labas naman dahil meron mga tumalsik-tasik na mga dumi dyan, mga patoka, etc. So sinisigurado rin natin na malinis yan. Yung lahat ng dumi na nakalap ko eh tatapon natin sa imbornal. Siyempre meron tayong dalang isang timban tubig para malinis din yung mismong pinagdaluyan sa imbornal. Ayan. So walis-walis lang tayo. Yung pakainan nila, nilinis ko na rin. Naka-disinfect yan. Ikakapit ko na. A few moments later. At eto na. Oras na ng kanilang lowfly. Huling lowfly ni Mina to sa atin dito sa EA Loop TV. Oh, no. So excited ako. Tsaka nalulungkot dahil syempre ito na yung last lap na inaasam natin na marating. At the same time malungkot kasi hindi natin alam ang posibleng mangyari. Either makauwi siya o pwede rin namang hindi. Pero tiwala ako sa bloodline tsaka sa husay ni Mina to. So alam ko makaka-uwi siya sa ating final lap kahit saan pa yan, Tacloban pa man yan o Javier Leyte na mismo linyada niya. Ayan. So dito naman mga kalapatids, ito yung mga gagamitin natin buong maghapon. So meron tayong B22,
Power Wings, yung patoka ko na mayroong mix ko, tapos yung stock developer ni Dapper Gods TV. Ayan. So, ang ganda ng umaga. 75 years later. So, eto na. Tinatawag ko na Ibon. 7:56 na ng umaga. Ayan. Oras na lang kain nila. So, pag oras na bumaba yung mga ibon natin dito, eh, automatic nagpapasok na yan. Kung hindi man sila pumasok, eh, ang gagawin natin dito is prepersahin natin silang papasokin gamit ang stick na yan. Ayan. Para ma-disiplina natin sila na maigi. Bawal silang tumambay. Basta oras na dumapo sila sa loob, dapat nasa loob na sila pagtapos. Ayan. Ganyan tayo magdisiplina ng ibon para tuwing pooling, tsaka derby, eh, hindi natatambay ang ating mga ibon kung saan pa man na lugar. Kung nakapanood nyo naman sa mga previous vlog natin, hindi tayo nahihirapan na magpapasok ng ibon, pooling man yan o mismo derby na. Ayan. Itong mga pinapapasok natin na huli, ito yung halos na naka-line up natin sa Team North. At ito na, pumasok na lahat ng ibon natin. Oras na lang kain nila, stag developer para sa ngayong umaga. Ayan. So nakita naman natin na sobrang gana halos lahat ng ibon natin. Especially, syempre si Minato. Pero hindi talaga natatanggal ang mata ko kay Minato kasi kahit last day na, eh, nakatutok pa rin at naka-obserba pa rin ako sa mga kinikilos at ginagalaw niya. So eto nga, umalis siya na bahagya sa pagtuka. Medyo nagalala ko dyan. Nagtataka ako kung ba't ayaw niyang kumain, pero yung mga kasamahan niya, eh ayan, todo ang lapang sa patoka na binigay ko. Pero yan, hindi naman ako masyado agad na nag-worried at bumalik siya agad para kumain. Kaya yan, natuwa na ako at napansin ko sa kanya na sobrang gana pa niyang kumain. Kaya alam ko na kondisyon na ang ating ibon. So ito, sa kabilang gilid naman, ganun din ang pinapakita niya. Halos tumutoka pa rin siya ng stag developer. Maliksi pa rin naman yun yung kilos niya. At ito ang ating ibibigay para sa ngayong araw. Plain water tayo maghapon. Wala nang halong chemical. Wala nang kahit na ano ihahalo. Plain water na lang. So mamaya dun sa karugtong ng vlog na to, kaya mas maigi na tapusin nyo para malaman nyo kung anong specific na oras at saka kung anong mismo specific na ibibigay natin sa ibon natin bago ang final loading para sa basketing natin ngayon, para sa last lap. Ayan. So nakainom na ng bagya si Mina to. So observe pa rin ako sa kanya. Napaka-importante niyan, pero tingin ko okay na okay. A few moments later. Iyon, disclaimer lang mga kalapat, hindi po ako champion pansir, di rin ako mahusay. Napakita ko lang yung vlog natin para reference, future reference ko rin. So time check natin, 9:16. So pwede nyo gayahin kung tingin nyo magugustuhan nyo, pero kung hindi naman, walang problema. Ayan, so ating check na ito, bibigay na natin to, 9:16 nga, B22, isang tableta para sa kanya. So nasa kalahati na tayo ng preparation para sa ating last loading nga. So ito, inobserbahan pa rin natin si Mina to. At mukha pa rin siyang maliksi. Pagtapos niyang kumain kanina, mga bandang alas 8 yan. So yan, nilalambing ko muna bahagya at kinakausap ang ating ibon na si Mina to. Sabi ko umuwi siya. Kahit hindi mabilis, basta umuwi mag-lock, sapat na. Ayan. So bahagya nakikita ko kasi sa kapwa kalapati nila na yung parting yan ng kanilang mga parang tinutuka-tuka. So ginaya ko lang din para malambingin ang ating ibon. So para sa pakpak niya, medyo nag-alala ako kasi pag sidip ko nga sa magkabila ang pakpak niya, eh, yung pinakadulong bagwis niya is kulang. So may, although may patubo na, pero sobrang iksi pa. So may possible din na maging factor to para sa kanyang pag-uwi sa darating na last lap. Pero dapat kayanin niya, no? Kasi ako, binigay ko na yung best ko sa kanya. So yung sitwasyon na lang at pagkakataon na makakapagpasabi kung uuwian ba tayo ni Mina to o hindi. Pero para sa akin, nabigay ko naman yung best ko, kaya dapat ibigay rin ni Mina to ang best niya. So ito, nabigyan na natin ng B22 si Mina to. Yahoo! Tapos ililipat ko na rin siya agad dito sa may kabilang cage. Kasi simula first lap, ganito na yung naging sistema ko bago ang pinaka-loading. Pag nabigay ko na yung kailangan ko ibigay, is nilalagay ko talaga siya dito sa single cage or double cage. Ayan. Kasi nung mga nakaraan lap, si Boss Jordan talaga nagkakarga. Nagkataon lang na wala akong pasok ngayon. Naging pabor, kaya eto, nakatutok talaga ako ng todo. So yan, napakakinis ni Mina to. Tapos, naglagay na rin ako ng pangmukbang niya. Ayan yung mga foods niya. Bahala na siya kung gusto niya tumuka. Pero madalas talaga pag loading time or loading day, ganito yung ginagawa ko. Only mukbang na siya ng mga pagkain. So, eto na mga ka-EA. Nakaready na lahat. So, time check ko na tayo. Ayan. So,
So, maya-maya na lang konti, magpapakain na tayo at magbibigay tayo, syempre, ito lang yung pabaon natin. Ayan. Kasi nakapagbigay na tayo kanina ng B22. So, pabaon natin. Ito na lang, tatlong patak para sa ating warrior na si Mina to. Ayan siya. So, mamaya ako nang bahagya magpapakain sa kanya. Ayan, tingin ko medyo busog-busog pa siya. Ayan, tingnan niyo yung butsi niya, medyo paldo pa. Pero hindi ako sigurado kung kakain pa siya mamaya. Pero dapat kumain siya. Kasi nga, Merkules ang loading, which is ngayon. So, Webes, Biyernes, nasa truck sila, nasa kalagitnaan sila ng biyahe. Tapos, Sabado, ang release. So, positive na mga kalapatids. Nag-update na sa GC yung club. So, Javier Leyte ang release natin sa ating final lap. So, mabigat-bigat ng laban na to. Then, hopefully, gayahin niya kung ano yung naging performance ng kanyang tatay na si Batusay na Javier Leyte. Klakar, kahit gaano pa kahirap yung panahon na ano siya, na serga sa dibdib si Batusay, eh, umuwi at umabot para makapag-clock. Sana ganun din. Pero, mas maganda kung hindi madidisgrasya at maganda ang magiging panahon sa darating na Sabado. Really. So, 2 days race yun. So, possible, i-vlog natin yung parehas na araw. Day 1 ng Javier Leyte. At yun na mga kalapatids. Pakain tayo ng ibon. Tapos, isang oras pahinga, biyahe na tayo. Siguro mga 30 to 40 minutes din ang biyahe natin. Papunta nga dun sa loading station. Diyan kay Press Ram. Ayan. So, yung mga lahat ng live is direkta sila sa Malolos. Pero dahil cut off siya ng third lap, na late siya ng 30 minutes, so meron tayong butas na isa. So sa North Sagrain lang tayo magkakarga mga kaigay. 75 years later. May parin jaw. So, kay paring Jordan, Boss Jordan. Ito yung una, 500. 1,500.